Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa araw na ito ng Linggo. So, bago ang lahat, batiin muna natin ang happy, happy birthday si Bossing Vic Soto. So, ito po yung araw ng kanyang kapanganakan, April 28, 2024. So, ang TBJ po na page dyan sa Facebook ay bumati na din po, nauna na po silang nag-post. Sabi nga dito, happy birthday Bossing Mwama Chup Chup, and nag-share po sila ng picture ni Bossing Vic, no, na kung saan makikita dyan, may nakalagay na happy birthday Bossing. So meron po itong 18,000 reactions, 7.3,000 comments, and 196 na share. So ang dami pong bumati kay Bossing Vic Soto, 7,300 no na comment. So ang daming nagmamahal sa nag-iisang Bossing ng ating bansa. And speaking of birthday po ni Bossing Vic Soto, kahapon pala no, kaya wala si Bossing Vic, ay tumulak na po sila agad dyan sa ibang bansa, no? So makikita po natin dito sa picture na binahagi ni Pauline na ayan, nasa airport na po sila, no? Kakalapag lang po nila doon. And makikita natin dyan si Tali, si Bossing Vic, pero hindi natin makikita dito si Baby Mochi. Kasi, di ba, nauna na nating na-report na sobrang baby pa siya para siya po ay bumiyahe ng ibang bansa. So, tama yung report natin nung nakaraan. So, makikita din natin sa picture na to, si Danica Soto and yung family po niya, kasama din po dyan syempre. And ito po yung picture ni Bossing Vic Soto and ni Pauline Luna sa ibang bansa. So nag-e-enjoy po sila. Sinasulit nila yung araw na yon na kung saan ay magka-banding sila, no, sa araw po ng birthday ni Bossing Vic Soto. And ito po yung kabuang picture ng family po ni Bossing Vic na siyang tumulak sa ibang bansa. So makikita natin dyan si Danica, si Pauline, si Tali, and si Oyo Boy Soto, yung mga anak po niya, at marami pa pong iba. So yan po ang mga kasama po ni Bossing Vic Soto sa pag-celebrate ng birthday niya dyan po sa ibang bansa. Since hindi po kasama si Baby Mochi, sinong nag-aalaga kay Baby Mochi? Yan po ang katanungan ng marami. So ang sab daw po muna kay Baby Mochi sa pag-aalaga ay walang iba kundi ang lola po ni Baby Mochi. Sabi nga po ni Paulino, thank you lola for the sub, Chat Luna. So mama niya po, no, yung nag-alaga muna dito kay Baby Mochi kasi nga hindi po siya pwedeng bumiyahe muna ng ibang bansa. Actually pwede naman, kaso nga lang iniingatan po nila Bossing Vic, nila Pauline, itong si Baby Mochi. Samantalang eto naman po yung mga bumati kay Bossing Vic Soto, si Nina Soto. Sabi dito, happy birthday Ninong Vic, our Christmas Eve, New Year Eve, Babasa Premier Night, and Monday Gathering are the best because of you. Thank you for always having all of us to get the whole clan to band together. We love you and we are thankful for you. For your life. So, ayan po. And ito pa po yung isa, mula naman ito kay Wahoo Soto. Thank you for being so nice, loving, kind, hearted, and thoughtful. Love you, Chubik. Happy birthday. Si Mara Fortuna din po bumati. Sabi niya, thank you for din din, Tia Pulse and Tia Big. So, yan po ang ilan sa mga bumati po na mga importanteng tao kay Bossing Vic Soto na siyang nerepost naman at shinare ni Pauline Luna. So, ang masasabi lang namin, ang wish namin kay Bossing Vic Soto ay kapayapaan, kalusugan, magandang kalusugan, ano? And continue po, no? Continue sa pagpapasaya po sa mga Dabber Kids natin dito sa ating bansa, at nawa ay bigyan po kayo ng sapat na kalakasan para po maipagpatuloy nyo ang ginagawa ninyo na pagtulong, pagpapasaya sa ating mga mamamayang Pilipino. Samantalang si Miles naman po, 'di ba, kahapon nasa barangay po siya. Yung team po ng barangay ay merong pa-cake dito kay Miles Ocampo since malapit na din nga naman yung birthday ni Miles. Ito at
meron po siyang cake sa barangay. Sabi nga po ng isa sa kanila, no, dyan sa Sugod Barangay, happy birthday from Team Barangay. Bihira kasi mapasama kayo. Kaya eto na yung moment para isurpresahin si Miss Miles Ocampo sa kanyang papalapit na kaarawan. Pasensya na, konti lang picture. Sa sobrang saya, hindi ako makasingit sa dami ng tao na nagkakagulo para bumati kahapon. So si Miles Ocampo po pala ay pinagkaguluhan dyan sa barangay, no? And hindi makasingit itong photographer ng Itbulaga para po siya ay makapag-picture, no, ng mga moment nitong si Miles Ocampo. So advance, happy birthday Miles Ocampo, no? And kami naman, wala kaming ibang hiling kundi ganun din, kalusugan, kapayapaan, and syempre, love life mo, no? Sana ay maging masaya ka na. Samantalang talakay naman natin ang tungkol po sa isang host ng Itbulaga na kung saan ay nerescue na po. So, natatandaan niyo po ba nung nakaraan, di ba, umiiyak si Maine Mendoza? Kasi yung buhok niya, hindi maganda yung pagkakagupit, hindi po nasunod yung kanyang gusto na gupit dyan sa ibang bansa, no, para matry yung well-known salon na yun. Trinay niya pong magpagupit pero yun nga, hindi niya po nagustuhan yung kanyang kinalabasan. Kaya naman si Maine Mendoza po ay nag-share dito po sa broadcast channel niya. Sabi niya, hindi ko pala na-share but this was the hair inspo for my spotty haircut in Japan. So, ito po pala yung gustong gupit ng isang Maine Mendoza. O, tingnan nyo po ha, versus dito sa kanyang gupit ngayon, na kung saan ay malayong malayo, no, parang bob cut ata yung ginawa sa kanya. Malayo po sa ina-expect niya. Sabi nga ni Maine, expectation versus reality. So, hindi po nakuha talaga yung gusto niyang gupit, no? And nag-share din po siya ng picture niya na kung saan kasama niya po dito, no, si Madam Chinyan. Sinabi ko na sa inyo to kahapon, ano, yung nagupit din po kay Charlene Gonzalez, si Madam Celeste Tobiera. Siya po talaga yung hairdresser ng isang Maine Mendoza. Siya po yung laging nag-aalaga ng buhok at gumugupit ng buhok ni Maine Mendoza. And makikita natin dyan, no, inayos niya po yung buhok ng isang Maine Mendoza from bob cut to ganyan, no? Nasunod po yung gusto ng isang Maine Mendoza, di ba? Naayos yung buhok niya. So, ayan, masaya na po si Maine Mendoza, oh. Ang ganda na po ng ngiti niya. At nagbahagi din siya ng picture sa kanyang Instagram na kung saan ay masayang-masaya na si Maine Mendoza. So, kahapon, di ba, sa Itbulaga, naka-clip lang yung buhok niya. Ayaw niya pong ilugay kasi nga medyo hindi siya maganda kasi mahaba yung sa una, tapos ang iksi nung sa likod. So, bob cut nga. So, ayan, inayos na po ni Celeste Tobiera at labis yung pasasalamat niya dito. Sabi nga po ni Maine Mendoza, may Madam Chi to the rescue. So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.